Hello, kamusta mga ka-barrio? It's me, the vlogger na voiceover. So for today's video, I'ma show you guys how to make my simple yet beneficial Cure-all Elixir tea. And without further ado, let's go ahead and make some tea, guys. So what we have now is the lemons, and we also do have ginger as well as the honey, and don't forget water for the ingredients. Simple, diba? So let's start the process na, guys. So for this, gagamitan ko ng spoon yung pagpipil ng ginger or luya. Medyo struggle is feel nga lang kasi syempre mas matagal, pero parang pinaka-benefit naman na gumagamit ng spoon kapag ganyan, yung advantage, mas manipis yung balat na natatanggal compare kapag gagamit ka ng ibang equipment like peeler or knife. So, pwede na rin itong kutsara. Let's see. Medyo mahirap lang, no? A for effort talaga. And by the way, while I'm doing this, just wanted to inform you, parang FYI lang din to. Ginger or luya is known for medicinal and anti-inflammatory properties, especially in aiding stomach aches and motion sickness. Okay, wait lang. Medyo mahirap na. I'm going to use the knife na lang, guys. So, babalatan ko na lang to using knife para mas mabilis. Pero si mas makapal kasi eh. Ang daming nasasayang malaman ng luya. Pero sige, okay lang yan. And if you notice, napakapang. May mga pangit na part yung luya na nakuha ko. Pero okay lang. Tanggalin na lang natin para hindi masama sa gagawin nating tea mamaya. So, yun, it's done na. So, next step na tayo. So, yun, ang next process natin ay yung i-slice natin into matchsticks or this, yung luya. So, para dito, magantay na lang tayo na matapos ko to. I mean, siguro naman mabilis na lang ito, diba? Guys, pasensya na. Hindi ko pinakita na lang sa inyo yung the whole process. Just to save time, syempre, medyo tinanggal ko na yung part na nagpipil pa ako. Pero, dalawang luya yung ginamit ko dito para mas marami, mas malasa. So, pati na lang, mag-slice-slice lang. So, yun na nga. Pagkatapos natin hiwain into matchsticks or pahaba yung luya, lalagyan na natin siya sa tubig. Walang specific measurement to, guys, dun sa tubig na nilagay ko. Sinadya ko talagang dagdagan na yung quantity ng luya pati nung tubig kasi gagawa ko ng marami ngayon. Since meron talagang pagagamitan tong Cure-all Elixir tea na ginagawa ko for today. Actually, ano to eh, kahit wala kang nararamdaman physically, kahit kunyari stressed ka, pagod, you wanna relax, or soothe, kung ano man yung pain na nararamdaman mo physically, emotionally, o ano man yun, maganda to. Maganda tong tea na to. Antay lang natin tong kumulo. So, huwag natin kakalimutan tanggalin kung sakaling may balat man na nasama doon. And yun, binabalikan ko ngayon itong medyo malis lang ako saglit. Niligpit ko yung mga kalat ko doon. And
nantay ko tong kumulo. So, napapansin nyo guys, medyo nag-iba na yung color nung tubig. That is because yung extract nung luya, ayun, napupunta na siya sa tubig. So, continue lang natin to. The more na ibababad natin yung luya, much better. Para mas may extract natin ng husto yung luya. So, kailangan natin itong listi. Mga medyo matagal-tagal pa. Kaya medyo kumuulo na siya. So, we can just let the ginger steep for a few minutes. Yan lang natin siya kumulo na kumulo na ganyan. And while we're waiting na matapos itong luya or ginger, guys, don't forget to subscribe in my channel, as well as you can follow me in my Facebook page. Pwede rin kayong mag-leave ng message sa akin doon in any case na meron kayong gustong i-suggest or comment, ganyan. Meron kayong gustong i-request na gawin ko or lutuin ko, ganun. Or ano yung mga gusto nyong contents na ipapakita ko for the next vlog. Also, if you like this video, don't forget to hit the like button and leave a comment below. Alright? So, medyo kumukulo-kulo-kulo na siya. Antayin lang natin. Siyempre, mas gusto ko yung mas malasa siya, diba? Para mas masarap siyang higupin. Or inanin. Ganyan lang siya. So, antayin lang natin, no? So, bigyan natin siya at least 10 to 15 minutes. And also pala, nag-stream din ako ng games. Apart from doing stuff or other stuff, meron din akong gaming channel. You can visit me sa Twitch. Nakita nyo dun yung streaming ko for Ragnarok, both Rebirth and Revival din. Also, gagawa ko ng maraming videos para dito, if any case, kanyari, mga tea or mga pagkain, ganyan. Lulutuan ko kayo, guys. So, mag-suggest na kayo kung anong gusto niyo makita for my next vlog, okay? Abang-abang ako dun sa mga suggestions niyo para sa akin. So, kukulo-kulo na siya. Antayin na lang natin pa, ha? Tapos, later on, gagawin ko na yung lemon tsaka yung honey na isasama natin dito. Dun sa mga bata na gustong gumawa nito, please guys, no, kumuha kayo ng adult supervision kasi medyo mainit ko, baka mabalian kayo. Pati, ano pa ba, yung, ito pwede yung inumin regularly to eh. Hindi siya ganun kasama or hindi siya delikado sa katawan. Sobrang healthy nga nito. Instead na umiinom kayo ng mga drinks like soda, juice, or ano man, maganda ganito na lang kasi it can be served hot or cold. Diba? Bongga na. So, patayin na natin yung apoy. Ibabadang natin siya ng very, very light. So yun, habang nag-aantay tayo na mag-steep or mababad yung luya, i-prepare na natin yung lemon. So for the lemon guys, hiwa-hiwa lang siya. Hiwain lang natin sa gitna. So malambot naman tong lemon na to, so carry lang. Pero yung iba, iniikot-ikot nila para mas lalang malambot. Ginawa ko na yun kanina, so hindi na kailangan ulitin. And also, alam nyo ba guys, itong lemon na to, sobrang packed with vitamin C.
sobrang maganda siya sa immune system natin. Maganda rin siyang gamot para sa sipon, ubo, ganun. Or pag mag-detox ka, maganda rin siya. So, pigain natin to. Mana-mana tayo guys ha, kasi wala akong juicer. So, kamay talaga. Yun o, diba? Effort. Siyempre, diba? Mas ma-effort, mas masarap daw. Siyempre, may kasamang pagmamahal yan. Tapos, yung acidity din itong lemon extract or lemon juice. Bibigay din siya ng parang masarap na kick dun sa tea na gagawin natin. It would brighten up this wonderful Cure-all Elixir tea. So, after natin i-extract lahat ng juice na makukuha natin dito sa lemon na to, na medyo konti lang compared dun sa pagkalamansi yung gagamitin. Siyempre. Oo nga pala, pwedeng gamitin ang kalamansi dito guys. Hindi ito limited sa lemon lang. Pwede ang kalamansi. So, kung mas gusto mong mas citrus yung dating ng juice mo, dagdagan mo na lang either kalamansi or lemons. Ayan. Diba ang konti? So, para dito, after nito, isasalit natin or maglalagay tayo ng honey. Ay, nangyari doon sa camera. Ayun. So, maglalagay tayo ng honey dyan. Yun nga lang, paubos na yung honey namin eh. Pero, carry lang. Pwede pa naman yan. Ay. Doon. Yan. So, okay na yung lemon. Now, lagyan natin yung honey. Yun, grabe guys. Tatakpak talaga natin to the highest level yung honey na to. Sisimutin ko na to for this tea na gagawin ko. Tapos, kuha na lang kami ulit ng honey ulit para meron akong gagamitin ulit for the next tea. Kasi itong honey, alam nyo ba guys, ginagamit din namin to for, alam yung mga tea bags na steep mo lang sa may na tubig. Yun din yung ginagamit namin. Kasi healthy yung honey eh. Alam nyo ba, honey, it works wonders for scratchy throats or congestions. Kunyari, barado yung sinuses mo and all. Cough, colds, flu. Grabe, itong honey and lemon tandem. Magandang-maganda talaga to. Pampalakas talaga to ng immune system or resistensya. So, halo-halo lang ako dito hanggang matunaw yung honey dun sa lemon. So, kunin na natin yung in-step natin, luya, yung pinakuluan natin kanina. Sasalin ko dun sa container. Alam niyo yung container na gamit ko dito, guys? Ano lang, pinaggamitan ng kape. Kasi makapal yung glass nun eh. So, kahit lagyan mo ng mainit, hindi siya puputok. Ay! Nakatumapon na. Yun, hindi siya puputok. Okay. O, diba? Nakaka-excite. Lagyan na natin yung ano dito. Lemons. Yung lemon and honey extract. I mean, lemon and honey mixture. Lalagay ko na rin dito niya mamaya. Dami pang sobra, no? Pero pwede lang yan. Sayang eh. Sorry to the dogs. May tao kasi sa labas. Yun. Excited na ako guys. Yung amoy pa lang, yung aroma pa lang ng luya na pinakuluan. Sobrang ang sarap ng higutin. Nakakalakas daw to eh. Sabi nila pampalakas. Kapag nanghihina ka ganyan, nanghihina. May nararamdaman kang hindi maganda sa katawan mo. Pero mas maganda kung gawin mo to regularly para at least diba pampalakas din to eh. Sobrang beneficial nito sa ating lahat.
So gagawa ako ng cup of tea for me and for Raven na yan. Share na kami. Patayugupin natin si Raven yan. And there you have it. Ang aking simple yet beneficial na Cure-all Elixir tea. I hope you like this video, guys. And may natutunan kayo sa akin for today. So don't forget to subscribe, like, and follow me, okay? And leave a comment below kung sakasakaling meron pa kayong ibang suggestion na gusto nyong gawin ko for you guys. Again, it's me, Mariela Del Barrio, at your service. And see you on my next vlog. Bye-bye, guys!